Sa kanyang pagbalik mula sa Malaysia, ipinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis na sangkot sa operasyon na ikinamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang mga nagawa niya sa pagbisita sa Malaysia. At mula sa Davao City, may live report si Rida Reyes. Rida. Yes, good morning, Ivan. Balik bansa nga ngayong madaling araw si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang dalawang araw na official visit sa bansang Malaysia. Pasado alas 4 ng madaling araw na lumapag ang eroplano, lulan ang Pangulo at ang kanyang official delegation. At sa kanyang arrival speech kanina, ipinagmalaki ng Pangulo ang naging produktibo umanong pagbisita niya sa Malaysia. Sa kanyang bilateral meeting daw kay Malaysian Prime Minister Najib Razak, ilang importanteng paksa ang napag-usapan patungkol sa maritime security, pagpapalakas ng negosyo at ekonomiya, at ang pagtutulungan ng dalawang bansa pagdating naman sa peace process sa Mindanao. Kinamusta rin daw ng Pangulo ang Filipino community roon. Natanong naman, Ivan, sa Pangulo kung komportable ba siya na nakukumpara kay US President-elect Donald Trump. Sagot niya, mahirap ikumpara ang sarili sa isang leader ng pinakamakapangyarihang bansa. Pero kung may iisang bagay daw silang pagkakamuka, yan daw ay ang kagustuhan nilang makapaglingkod. Nagbigay din ng pahayag ang Pangulo tungkol naman sa isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ivan, ipinagtanggol niya ang bersyon ng PNP-CIDG na siyang nagsagawa ng operasyon at sinabi na ito raw ay bahagi lamang ng trabahong iniatang sa kapulisan alinsunod sa kanyang kampanya kontra droga at kriminalidad. I believe in the version of the police. If they have evidence to prove otherwise, then a case should be filed against the police. I will support the police in this drive against Shabu. As a matter of fact, if anybody should go to prison, I should be the one. Ako ang nag-utos eh. So I assume full legal responsibility. Ako, akin yun. So if I rot in prison, so be it. Huwag kayong tumutok sa police. Just wait for their explanation. Just wait for their version. In the meantime, if you run out of people to blame, look at me because I was the one who ordered the war against drug. Ivan, bago lumisan ang Pangulo, kanyang kinumpirma ang kanyang pagdalo sa APEC Summit na gaganapin sa bansang Peru sa susunod na linggo. Pero nang tanungin ng media kung ito raw ay magbibigay daan dun sa kanyang pagpapatuloy ng naunsyaming bilateral talks kasama si US outgoing President Barack Obama, sabi niya hindi pa raw masabi sa ngayon. Ivan. Binabanggit ba, Rida, ang Pangulo tungkol naman kay Kerwin Espinosa? Yes, tungkol naman kay Kerwin Espinosa, natanong din siya kanina kung ano ba yung klaseng seguridad na maibibigay ng Pangulo o ng gobyerno ng Pilipinas sa pag-uwi ni Kerwin dito galing sa Abu Dhabi. Ang sabi ng Pangulo ay tinitiyak niya na mabibigay daw sa kanya ang seguridad, ang proteksyon para daw mas lalong makatulong pa doon sa kampanya nga niya na para mas lalo pang malaman, ma-determine kung ano ba yung mga pangalan, sino pa yung mga pangalan na pwede pang ikanta nitong si Kerwin. At bukod dyan ay handa rin daw ang gobyerno na isailalim siya sa Witness Protection Program alinsunod sa request mismo nitong si Kerwin Espinosa. Ivan. Balikan ko naman, Rida, yung ginagawang paghahambing sa Pangulo at kay US President-elect Donald Trump. Natanong ba siya kung magkakaroon ng medyo paglambot sa kanyang stance pagdating sa ating foreign relations with the United States? Yes, alam mo, natanong kanina, Ivan, kung ano ba ang magiging epekto nitong pagkapanalo ni Trump doon sa pagbabago, ika nga, nung foreign policy ng magkabilang bansa, Philippines at ng Estados Unidos. At ang sabi niya, kung magbago man daw ang mga polisiyang ipapatupad sa ilalim ng administrasyon Trump, ay igagalang daw yan, handa raw ang Pilipinas na igalang yan dahil hanggang sa ngayon naman daw ay nananatili pa rin at kinikilala pa rin naman daw ng Pilipinas na isang kaalyado ang Amerika. At kung ano man daw ang mga desisyon na ipapatupad
papatupan nitong si Trump, kung ito raw ba ay makakaapekto sa Pilipinas, yan daw ay igagalang ng Pilipinas. Ivan. Maraming salamat, Rida Reyes.